Para sa bata, para sa bayan, tayo magpapatuloy. Magpapatuloy sa edukasyon para sa lahat. Tayo ang magsusulong. Magsusulong ng kakayahang pansibika at panlipunan pag-unawa. Magandang araw sa mga ginigilong namin mag-aaral sa unang baita. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa economics? At dyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DETE Radio Eskwela sa AP. AP Araling Panlipunan. Magandang araw sa minamahal naming mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Ito ang inyong paralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ginang Lilibeth M. Tabuyo, ang inyong guro sa episode na ito. Bago tayo magsimula, siguraduhin mo nang nasa maliwalas at komportable kayong lugar. Ito ay upang maunawaan ninyo mabuti ang aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, hawakan ang module at sabay-sabay nating pag-aralan ng ating aralin. Tara! Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, subukan muna nating sagutan ang mga katanungan sa bahaging subukin. Suriin at unawain mabuti ang bawat pangusap at isulat sa sagotang papel ang titik ng tamang sagot. Pag-alahin ang utak at tayo'y magsisimula na. Unang katanungan, bakit mahalaga ang pagbukas ng Suez Canal? A. Dahil naging matagal ang paglalakbay mula Maynila patungong Spain. B. Dahil nakarating sa atin ang kaisipang liberal. C. Dahil naging mahal ang bilihin. At D. Dahil naging mayaman ang Pilipinas. Pangalawa, kailan naganap ang pag-alsa sa Cavite? A. 17 ng Nobyembre, 1869. B. 20 ng Enero, 1872. C. 17 ng Pebrero, 1872. At D. 19 ng Setyembre, 1868. Pangatlo, alin ang hindi naging salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? A. Pagbukas ng Suez Canal. B. Pagdating ng liberal na kaisipan sa Pilipinas. C. Pagbayad ng buwis. At D. Pag-alsa sa Cavite. Pang-apat, ano ang tawag sa paglagay ng mga paring sekular sa mga parokya? A. Regular. B. Sekularisasyon. C. Gumburza. At D. Prinsipalya. Panlima, ano ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso? A. Regular. B. Sekular. C. Ilustrados. At D. Gumburza. Pang-anim, sino ang namuno sa kilusang itinatag ng mga paring Pilipino? A. Mariano Gomez. B. Jose Burgos. C. Jacinto Zamora. At D. Pedro Pelaez. Pampito, kailan binitay ang Gumburza? A. 17 ng Nobyembre, 1869. B. 20 ng Enero, 1872. C. 17 ng Pebrero, 1872. At D. 19 ng Setyembre, 1868. Pang-8, sino ang namuno sa pag-alsa sa Cavite? A. Mariano Gomez. B. Pedro Pelaez. C. Fernando La Madrid. At D. Jose Burgos. Pang-9, anong samahan ang itinatag ng mga Pilipinong kabataan na naliwanagan o tinatawag na ilustrados? A. Kilusang propaganda. B. Katipunan. C. Sekularisasyon. At D. Panggitnang uri. Pang-10, kailan nabuksan ang Suez Canal? A. 17 ng Nobyembre, 1869. B. 17 ng Pebrero, 1872. C. 20 ng Enero, 1872. At D. 19 ng Setyembre, 1868. Nakasunod ba kayo mga bata?
Ayan, magaling! Ngayon naman ay aking ibibigay ang mga kasagutan upang ating malaman kung ano pa ang mga dapat nating pag-aralan at kung ano na ang ating natutunan. Para sa unang tanong, ang sagot ay B. Pangalawa ay B. Pangatlo ay C. Pang-apat ay B. Panlima ay A. Pang-anim ay D. Pang-pito ay C. Pang-walo ay C. Pang-siyam ay A. Pang-sampu ay A. Tama ba ang inyong mga sagot? Ilan ang inyong nakuha? Sa lahat ng mga nakakuha ng 10, pumalapak ng 3 beses at isigaw ninyo ang galing-galing. Sa mga nakakuha naman ng 5 hanggang 9, pumalapak ng 2 beses at isigaw magaling. At sa mga nakakuha naman ng 4 pababa, isang palakpak at isigaw, sulong pa pagbubutihin ko pa. Palakpakan natin ang ating mga sarili para sa isang matagumpay na gawain. Ngayon, hawakan muli ang inyong module at buklatin sa bahaging balikan. Katulad ng nakikita ninyo sa inyong module, kulayan ninyo ang sasakyang galyon at sa loob ng kahon sa ibang bahagi ng larawan ay isulat kung saan ito ginagamit ng mga unang Pilipino. Kung hindi man ninyo matapos agad, ay tatapusin pagkatapos ng pagsasahin papawid. Pwede nyo nang umpisahan mga bata. Tapos nyo na ba mga bata? Kung hindi man natapos, balikan na lamang ninyo mamaya. Tandaan, ang nananalo ay hindi sumusuko. Kung kaya't, ayusing mabuti mamaya ang inyong sinagotang gawain at bibigyang ito ng puntos ng inyong guro. Ngayon, narito ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis ha! Tayo'y magbabalik. ML tayo! Hep! Anong ML na naman yung naririnig ko, Raul, ha? Buong araw akong nagbenta ng gulay at karne sa palengke. Pagod na pagod ako. Ang sakit-sakit ng mga kasukasuhan ko tapos mag-ML ka lang? Ano bang mababala mo sa mga online games na yan, ha? Sige nga, magpaliwanag ka! Nay, relax! Ang ML po na sinasabi ko ay modular learning. Ito po kasi yung gawin ng pagkatuto na inadapt ng paaralan namin. Sa pamamaraan pong ito, sasagot kami ng mga self-learning modules. Mga printed materials po ito, Nay. Para bang may guro na nagtuturo pa rin sa amin. Kawili-wili rin po mga gawain na kapaloob dito. Dahil na rin sa mga iba't ibang estrategiya na ginamit ng mga nagsulat. Yun po, Nay, ang ML. Ah, ML baka mo, anak. Magpapatuloy ang pag-aaral, magpapatuloy ang pagkatuto. Isang paalala mula sa impilang ito at ng kagawaran ng edukasyon. Bago tayo pumunta sa ating aralin, suriin muna natin ang mga larawan sa bahaging tuklasin. Isulat ang mga titik ng larawan na may kinalaman sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Mga bata, tingnang mabuti ang mga larawan. Nakita nyo ba ang tamang sagot? Kayang-kaya nyo yan. Batang makabayan yan. Alam na alam. Para malaman ninyo kung alin ang tamang sagot, ito na ang letra ng mga larawang nagpapakita ng pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Letrang A, B, C at E. Ngayon, hawakan muli ang inyong module at sabay-sabay nating pag-aralan ang aralin tungkol sa pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo. Handa na ba kayo? Tara! Sabay-sabay nating suriin ang aralin. Gusto nyo bang mag-ehersisyo habang tinatalakay natin ang aralin? Kung ganun, sa bawat banggit ko ng salitang liberal, kayo ay tatayo. Sa bawat banggit ko naman ng Pilipino, kayo ay papadyak ng 3 beses. At sa bawat banggit ko naman ng Pilipinas, itataas ninyo ang inyong 2 kamay. Pagkatapos kong ibigay ang buod ng aralin, tatanungin ko kayo kung ilang palakpak, ilang padyak, at ilang taas ng kamay ang inyong ginawa. Nay Tay,
Pakitingnan po kung nakakapag-ehersisyo ng maayos si ate at kuya at pwede nyo na rin po silang sabayan. At mga bata, makinig mabuti at sama-sama nating talakayin ang aralin. Sa tingin ninyo, ano-ano ang mga salik na nagbunsod sa mga Pilipino upang isulong ang damdaming nasyonalismo? Tama! Ang nagbunsod sa mga Pilipino upang isulong ang nasyonalismo ay ang kanilang adhikain para sa inang bayan na mapabuti ito. Ilan sa mga salik na ito ay ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan, pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas, pag-usbong ng panggit ng uri, pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 at pagbitay sa tatlong paring martir. Noong 1789, sa pamamagitan ng isang dekrito, bahagyang nabuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng mga dayuhan na makapagnegosyo sa Pilipinas. Dumami palalo ang mga mangangalakal sa Maynila nang mabuksan ang Suez Canal noong 17 ng Nobyembre 1869. Ang Suez Canal ay matatagpuan sa Egypt. Pinag-uugnay nito ang Mediterranean Sea at Red Sea. Sa pagbukas nito, naging madali ang pagpasok ng mga kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe patungo sa iba't ibang panig ng daigdig kabilang ang Pilipinas. Dahil dito, maraming Pilipino ang nabigyan ng pagkakataong makapaglakbay sa ibang panig ng mundo at natutong mag-isalamuha sa mga dayuhan. Ito ang naging dahilan upang mamulat sila sa mga bagong ideya. Naging maluwag din ang pagpasok ng ideyang liberal at nakarating ang iba't ibang uri ng mga babasahin sa bansa. Ang mga aklat na ito ang nagbigay sa mga Pilipino ng bagong kaisipang politikal at mga mithiin ng mga rebolusyong Pranses at Amerikano na siyang nagmulat sa mga Pilipino sa tinatawag na kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Mga bata, ilan ang ginawa ninyong pagtayo, pagpadyak at pagtaas ng kamay? Tama! 5 padyak, 3 pagtaas ng kamay, at 3 pagtayo. Kung hindi man nakuha, galingan sa susunod. At ipagpapatuloy natin ang aralin. Kalayaang isulong ang pagbabago sa lipunan. Ito ang kahulugan ng katagang liberal. Ang kaisipang liberal ay nakarating sa ating bansa nang buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal noong 1834 hanggang 1873. Marami sa mga anak ng mga banyag ay nakapag-aral sa Maynila at dahil dito, lumaganap ang impluensyang La Ilustrasyon o Enlightenment o pagkamulat. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kahalagahan ng mga malayang bansa. Napag-alaman nila na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi sila dapat maging alipin ng mga dayuhan sa sariling lupa. Ayan, tingnan ko nga kung nakasunod kayo. Ilan ang padyak, ilan ang palakpak, at ilan naman ang pagtaas ng kamay. Galing! 2 beses na pagtayo, 1 pagpadyak, at 1 pagtaas ng kamay. Nakuha nyo ba mga bata? Ituloy lamang pakikinig at mamaya ay ating bibilangin ang kabuang bilang ng pagtayo, pagpadyak at pagtaas ng kamay. Nang sa ganun, malalaman kung nagawa natin ng tama ang ehersisyo. Isa pa sa dahilan sa pagkakaroon ng damdaming nasyonalismo ay ang pag-usbong ng panggit ng uri. Kung saan, sa pagsigla ng kalakalan sa bansa
ay umunlad ang pamumuhay ng mga Pilipino na nabibilang sa gitnang uri dahil nakapag-aral ang mga anak nila sa Maynila o Europa at naging malawak ang kanilang pananaw sa buhay at nabuksan ang kamalayan sa kaisipang liberal. Maliban sa mga salik na aking nabanggit, ay nakatulong din ang pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pagiging makabayan. Siya ang magiting na kawal na naging Gobernador General noong 1869 na naniniwala sa liberalismo dahil kanyang ipinamalas sa pamamagitan ng mga patakaran ng mahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at mga Pilipino. Sa panahon ng kaniyang panunungkulan, ay naramdaman ng mga Pilipino ang kalayaan at ang malaking pagbabago. Maikli lamang ang pamumuno ng Gobernador General, ngunit napakilala niya ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ayan, tingnan ko nga kung nagawa ninyo ng tamang ehersisyo ng isip, ganon din ang katawan. Ilan ang padyak, ilan ang pagtayo, at ilan naman ang pagtaas ng kamay. Bravo! 4 na padyak, 1 pagtayo, at hindi kayo nagtaas ng kamay. Manatili lamang sa upuan, ayusin ang pag-upo, at ipagpatuloy ang pakikinig sa akin. Nang matapos ang panahon ng pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ang pumalit sa kanya ay si General Rafael Izquierdo. Kalaban siya ng mga liberal sa pamahalaan. Si Izquierdo ay kabaliktaran sa paraan ng pamumuno ni de la Torre dahil naging mahigpit at nagdulot ng paghihirap sa mga Pilipino ang kanyang mga kautusan. Inalisan niya ng karapatan at kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino sa Cavite na hindi nakapagbayad ng taunang buwis dahilan upang sila ay mag-alsa. Ngunit, nasugpo kaagad ng mga Espanyol ang pag-alsa sa Cavite. Hinuli lahat ng sangkot at pinagbintangan ang mga pinuno nito, kabilang sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang tatlong paring martir na kung saan ay hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng garrote noong 17 ng Pebrero, 1872. Nagalit ang mga Pilipino sapagkat hindi totoo ang bintang sa tatlong paring martir. Dahilan upang mapukaw ang kanilang damdaming nasyonalismo. Sa inyong narinig mga bata, ilan ang palakpak, ilan ang padyak, at ilan naman ang pagtaas ng kamay? Mahusay mga bata, 3 padyak, 1 pagtayo, at walang pagtaas ng kamay na ginawa. Magmula sa umpisa, ilang beses kayong pumalakpak, ilang beses tumayo, at ilang beses kayong nagtaas ng kamay. Wow! Bilib naman ako sa inyo. 10 pagpadyak, 6 na beses na pagtayo, at 4 na beses na pagtaas ng kamay. Binabati ko kayo sa pagiging masunurin at sa paggawa ng tama sa gawain. Ngayong alam mo na ang mga salik ng pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Handa ka na bang pagyamanin ang kaalamang ito? Kung ganoon, subukin mong sagutin ang mga sumusunod na gawain. Basahin at suriing mabuti ang mga pangungusap at piliin sa loob ng panaklong ang tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Unang tanong, ano ang pinakamahalagang pangyayari na nagpaigting sa galit ng mga Pilipino sa mga Espanyol? A. Pagbukas ng Suez Canal at B. Pagbitay sa 3 paring martir. Pangalawang tanong, ano ang tawag sa kaisipang galing sa Europa
na nagpapakita ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. A. Kaisipang liberal. B. Enlightenment. Pangatlong tanong, ano ang tawag kina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora? A. Ilustrados. B. Ang tatlong paring martir. At pang-apat na tanong, paano natin may papakita ang damdaming nasyonalismo? A. Pagkikiisa at pagtataguyod ng mga pagbabago sa lipunan. B. Pag-alis sa bansa sa panahon ng krisis. At panlima, alin ang salik na nagpausbong sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino? A. Pagpasok ng kaisipang liberal at B. Pag-alis ng parusang paghahagupit. May naasahan ko na sa ngayon ay tapos na ninyo ang pagsagot para sa karagdagang gawain. Hinihiling ko na inyo sanang sagutan ang pangalawang gawain sa bahaging pagyamanin pagkatapos ng ating pagsasahing papawid. Makakatulong ito sa inyo. Mga bata, nagdagdagan ba ang inyong mga kaalaman sa kasaysayan ng bansa? Natuto ba kayo? Kung natuto, sabihin nga ninyo, bibo ako, mahal ko ang bayan ko. Patay sa ating talakayan, ano-ano ang mga salik sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo? Tama! Ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismo ay ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan, pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas, pag-usbong ng panggitnang uri, pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872, at pagbitay sa tatlong paring martir. Ano naman ang idinulot ng pagbitay sa tatlong paring martir? Tumpak! Ang pagkamatay ng tatlong paring martir ay nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Makatarungan ba ang ginawang pagbitay sa tatlong paring martir? Bakit? Isulat ang sagot sa inyong module at bibigyan ng puntos ng inyong mga guro ang inyong mga kasagutan. At upang lalo pa ninyong malinang ang inyong natutunan, maging mapanuri at sagutan ng mga pagsasanay sa bahaging isagawa. Sa inyong palagay, ano-anong mga salita ang maiuugnay sa salitang malayang kaisipan? Isulat ang inyong sagot sa loob ng bilog na matatagpuan sa inyong module. Isang salita o kaisipan sa isang bilog. At para naman sa pangalawang katanungan, sa loob ng hugis puso, isulat kung paano mo may pakikita ang iyong damdaming nasyonalismo. Ipagpatuloy ang pagsagot habang binibigyang daan natin ang isang paalala. Halina at matuto, gamit ang ating radyo. Patungan at unawain, araling na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang Hi! Ikaw si Mara, diba? Yung laging nalilate sa klase? Ako si Gab. Bakit ka ba laging nalilate sa klase? Humigit kumulang 7 kilometro kasi ang nilalakad ko araw-araw papasok sa paaralan. Bukod pa ron, kailangan ko munang pakainin ng mga alaga naming hayop at papaliguan ng aking mga nakababatang kapatid na papasok din sa elementarya. Tuloy, lagi akong nahuhuli. Pero lagi kitang nakikita sa pangalawang kanto ah. Gusto mo bang sumabay na lang sa tricycle namin araw-araw para hindi ka na rin mahuli sa klase? Hihintayin ka na lang namin sa tapat ng bahay para sabay na tayo. Ano, ayos ba? Naku, totoo ba? Maraming salamat kung ganun. Sasabihan ko ang inay tungkol sa magandang balitang ito. Salamat ha! Ano nga ulit ang pangalan mo? Gab, Gabriel. Pagtutulungan ay pairalin, pagiging makasarili ay tuluyang limutin.
isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Ngayon naman ay inyong buklatin ang inyong mga module sa bahaging tayahin at humanda para sa pagsusulit. Para sa unang limang katanungan, isulat ang tama kung ang ipinapahayag sa pangungusap ay wasto at kung mali, palitan ang salitang nasalungguhitan upang maging wasto ang pangungusap at isulat ang sagot sa sagotang papel. Ihanda ng ballpen at babasahin ko ng unang pahayag. Si Pedro Pelaez ang namuno sa pag-alsa sa Arsenal Cavite. Pangalawa, hinatulan ng kamatayan ang tatlong paring martir sa pamamagitan ng garote sa Cavite noong 17 ng Pebrero 1972. Pangatlo, ang Suez Canal ang nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Pang-apat, ang dalawang pangkat ng mga pari noon ay regular at sekularisasyon. At panlima, ang nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Para naman sa huling limang mga katanungan, unawain itong mabuti at isulat din ang sagot sa sagotang papel. Unang pahayag, siya si Patlang ang naniniwala sa liberal na paraan ng pamumuno. Pangalawa, bakit nag-alsa ang mga sundalo sa Arsenal sa Cavite noong 1872? Magbigay ng isang dahilan. Pangatlo, anong kaisipan ang dala ng mga babasahin mula sa Europe? Pangapat, anong naramdaman ng mga Pilipino nang patayin sina Padre Gomez, Burgos at Zamora? At panlima, ano-ano ang mga nalaman ng mga Pilipino nang pumasok sa Pilipinas ang kaisipang liberal? Magbigay ng dalawa. Ayan, tapos na ang pagsagot. Ibig sabihin, ay dito na rin nagtatapos ang inyong maikling pagsusulit. Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa leksyon ngayong araw? Isulat lamang ito sa inyong ipapasang kwaderno at sasagutin ito ng inyong guro sa paaralan. Para naman sa karagdagang gawain na makakahasa palalo sa inyong kakayahan at kaalaman sa kasaysayan ng bansa, hinihikayat ko kayo na sagutin ang mga ito upang lubos ang pagkatuto. Ang ating susunod na aralin ay tungkol sa epekto ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Inaasahan ko ang inyong pagtutok sa susunod nating pagsasaypapawid. Sa ngalan ng RBI Production Team ng Sdo Isabela, ako si Ginang Lilibeth M. Tabuyo, pagkatandaan, ang batang makabayan, dangal ng magulang. Hanggang sa muli! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!